Noong March 3, 1945, isang piloto ang pumanaw habang nakikipaglaban sa mga Hapon noong World War II. Maaring naibaon na sa limot ang kanyang pangalan hanggang sa isinilang ang isang batang muling bubuhay ng kanyang pagkatao. Narito ang nakakamanghang kwento ng isang batang sinasabing reincarnation di umano ng isang piloto noong World War II. Bago natin simulan ang ating kwento, ay mahalaga na malaman muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng reincarnation. Ang reincarnation ay ang paniniwala na ang kaluluwa, pagkatapos mamatay ang katawan, ay muling bumabalik sa lupa sa ibang katawan o anyo. May naitampok na tayong kwento ng reincarnation kung saan isang bata rin ang nagsabi na siya di umano'y reincarnation ni Princess Diana. Kung hindi nyo pa napanood ang video ay huwag nyo pong kalimutang panoorin pagkatapos nitong ating video. Ilalagay po namin ang link sa card at sa description. Ang kwento na tampok natin ngayon ay naging usap-usapan noong early 2000s. Naitampok ito sa mga TV shows, libro at maraming articles dahil isa siya sa pinakakilalang istorya ng reincarnation sa Western world. Ito si James Madison Leininger. Sa murang edad ay madalas siyang binabangungot na siya di umano'y nasa loob ng isang nasusunog na eroplano at hindi siya makalabas. Paulit-ulit niya itong sinasabi kasabay ng iba pang mga impormasyon na nagpagulat at nagpabahala sa kanyang mga magulang. Mga impormasyon na imposibleng alam ng isang 2 taong gulang na bata. Si James ay ipinanganak noong April 10, 1998 sa San Francisco. Ang kanyang ama ay si Bruce Leininger, isang human resources executive, at ang kanyang ina naman ay si Andrea Leininger, isang resume writer at dating professional dancer. Ayon sa mga magulang ni James, mahilig talaga ang kanilang anak sa eroplano. Wala siyang ibang gustong laruin kundi mga eroplano, helicopter at aircraft carriers. Marami rin siyang alam na mga salita na nauugnay sa eroplano. Tulad na lang noong si James at ang kanyang ina ay pumunta sa isang toy shop. Nang may ipinakita si Andrea kay James na isang laruang eroplano at sinabi ni Andrea na ito ay mayroong bomba sa ilalim, ay laking gulat niya sa sinabi ng kanyang anak. Sinabi kasi ni James na hindi yun bomba, kundi isang drop tank. Napaisip si Andrea kung bakit alam niya ang salitang drop tank sa murang edad niyang yun. Hindi nga alam ni Andrea kung ano ang drop tank. Hindi lang iyan ang impormasyon na nagpagulat sa kanyang mga magulang. Pagkatapos tumuntong ni James ng 2 taon, ay nagsimula na itong magkaroon ng masamang panaginip. Napapanaginipan niya na nakasakay siya sa isang eroplanong nasusunog at napapanaginipan niya ito ng 3 o 4 na beses kada linggo. Ayon kay Andrea, magigising na lang ang bata at sisigaw. Isisipa ang kanyang mga paa sabay sabing, "Airplane crash, plane on fire, little man can't get out." Nang tinanong si James ng kanyang mga magulang kung sino yung little man na sinasabi niya, ang sagot niya ay siya ang nasa loob ng nasusunog na eroplano dahil tinamaan ito ng kalabang hapon. Nang tinanong siya kung ano ang pangalan ng taong nakasakay sa eroplano, ay sinabi niyang James. Well, James naman talaga ang pangalan niya, kaya hindi ito nagpagulat sa kanila. Ngunit pagkalipas ng 2 linggo ay nagbigay pa si James ng iba pang detalye. Sinabi niya na nakasakay siya sa isang Corsair at lumipad ito mula sa isang barko na pinangalanan niyang Natoma. Idinagdag pa ni James na di umano'y bumagsak ang kanyang eroplano malapit sa Iwo Jima at mayroon siyang kaibigan na isa ring piloto na nagngangalang Jack Larsen. Marami ang nagsabi na imahinasyon lamang ito ng bata o kaya ay nakuha sa sobrang panonood sa TV. Ngunit sabi ni Bruce at Andrea ay 2 taong gulang lamang si James at ang tanging ipinapanood nila sa kanya ay Barney at Teletubbies. Hindi naman daw sila nanonood ng World War II documentaries o nag-uusap tungkol sa military history. So paanong alam ni James ang mga ganoong detalye sa murang edad niyang yun? Ang weird, di ba? Ayon sa ina ni Andrea, maaring naaalala ni James ang kanyang nakaraang buhay. Ngunit para kay Bruce, hindi siya naniniwala sa ideya ng reincarnation. Ngunit dahil sa patuloy na bangungot ni James, ay napaisip ang mag-asawa na kailangan nilang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanilang anak. Kaya naman dumulog sila kay Carol Bowman, isang counselor at therapist. Tinuruan sila ng techniques kung paano maibsan ang mga bangungot ni James. At ito naman ay nakatulong dahil sa
halip na tatlo o apat na beses siyang nananaginip ay naging isa na lang kada linggo. Nagsimula namang mag-research si Bruce para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanyang anak. Sa kanyang pagsasaliksik ay nagulat siya sa kanyang nalaman. Ang kwento ng kanyang anak ay tila ba tumutugma sa katotohanan. Si James Di Umano ay naaalala ang mga totoong tao at pangyayari sa buhay ng isang taong pumanaw na mahigit 60 years na ang nakalipas. Sa pagsasaliksik ni Bruce ay natuklasan niya na mayroon talagang barko na Natoma. Ito ay isang maliit na aircraft carrier sa Pacific na tinawag na Natoma Bay. At yung sinasabi ni James na kaibigan niyang si Jack Larsen, lumabas na mayroon talagang piloto na nagangalang Jack Larsen na nagserbisyo sa barkong Natoma Bay. Sa katunayan, buhay siya at nasa mabuting kalagayan. Patuloy pa rin nagbibigay ng impormasyon si James sa mga panahong iyon. Nagdo-drawing siya ng mga eroplano at para itong nasa gera. At lahat ng kanyang drawing ay nilagyan niya ng James 3. Ano kaya ang ibig sabihin nito? At isang araw habang tumitingin si Bruce sa isang libro tungkol sa The Battle for Iwo Jima ay nasa tabi rin niya si James. At nung umabot siya sa isang larawan ng Pacific Island ay itinuro ito ng bata at sinabing, "Daddy, that's where my airplane got shot down." Lalong nagulat ang mag-asawa sa sinabi ng bata. Kaya naman mas lalo pang nag-research si Bruce at kinausap pa niya ang mga taong nagserbisyo sa Natoma Bay. At sa wakas ay nakakuha rin siya ng impormasyon. Nalaman niyang may isang piloto nga ang namatay sa Iwo Jima at ang taong iyon ay si James Houston Jr. Siya ay kasali sa gyera laban sa mga Hapon noong World War II. Ang kanyang eroplano ay tinamaan at bumagsak at naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Tugma ito sa mga sinasabi ng batang si James Leininger. Naniniwala na ngayon si Bruce na ang kanyang anak ay si James Houston Jr. sa nakaraang buhay at bumalik ito dahil mayroon pa itong dapat gawin. Kaya pala daw James 3 ang sinusulat ng batang si James sa kanyang mga drawings ay dahil si James Houston ang pangalawang James at siya ang pangatlo. Noong April 15, 2004 ay naipalabas ang kwento ni James Leininger sa TV show na ABC Primetime. Marami ang nagsabi na gawa-gawa lang ang kwento ng bata, ngunit tinutulan ito ni Jim Tucker, isang child psychiatrist at imbestigador ng mga batang nakakaalala ng kanilang mga nakaraang buhay. Ayon kay Tucker, ang batang si James ay nagbigay ng mga impormasyon bago pa man nalaman ang tungkol kay James Houston Jr. At ito ay pinatutuhanan ng video footage mula sa ABC tulad na lang ng internet printouts kung saan nakalagay ang date kung kailan nag-research si Bruce tungkol sa Natoma Bay. At marami rin daw tao ang na-involve sa imbestigasyon na nagpapatunay na hindi gawa-gawa ang kwento. Isa sa mga nagpatunay ay si Ralph Clarbor, isang rear gunner at nakasama ni Houston sa gera. Ang kanyang eroplano ay katabi sa eroplano ni Houston kaya kitang-kita niya kung ano talaga ang nangyari kay Houston. Sinabi niya kung saang parte tinamaan ang eroplano ni Houston at ito ay tumutugma sa impormasyong ibinigay ng batang si James. Nandyan din ang Natoma Bay veteran na si Leo Piat na nagsabi na nakilala di umano ng batang si James ang ibang veterans at ito ay kamangha-mangha. At ang isa pang nagpatunay ay ang mismong kapatid ng pilotong si James Houston Jr. na si Ann Barron. Kinontak at ikinuwento ni Andrea at Bruce kay Ann ang nangyayari sa kanilang anak. Ayon kay Ann, naniniwala daw siya sa kwento ng bata dahil imposible daw na gawa-gawa lang ng bata ang mga detalye tungkol sa kanyang kapatid at iba pang pribadong impormasyon ng kanilang pamilya. Bilang pag-alala sa kapatid ay ibinigay pa ni Ann sa batang James ang isang maliit na sculpture ni George Washington at isang model ng Corsair. Ito ay personal na pagmamay-ari ni Houston na ipinadala sa kanyang kapatid pagkatapos ng World War II. Noong 2009 ay gumawa ng libro si Andrea at Bruce tungkol sa kwento ng kanilang anak. Naitampok rin sila sa isang Japanese TV station kung saan pinapunta pa ang pamilya sa Iwo Jima. Pumunta sila sa lugar kung saan namatay si Houston at naituro ni James ang mismong lugar. Bilang pag-alala kay Houston ay nag-alay si James ng bulaklak at itinapon ito sa dagat. At noon namang 2013 sa isang interview sa Fox and Friends, sinabi ni James Leininger na noon ay 15 years old na matapos nilang pumunta sa Iwo Jima at magkaroon ng spiritual release ay tumigil na ang kanyang bangungot. Dagdag pa niya, minsan ay naaalala pa rin niya ang kanyang nakaraang buhay, ngunit nagpapatuloy na siya sa kung anong buhay niya ngayon.
Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, pakiclick ang like button at make sure na mag-subscribe kayo para lagi po kayong updated sa mga bagong videos namin. And by the way, shout out dyan kina Seth Rudio PH, Erian Yanyan De Mayo, Richmond M, James Clifford Channel, Adrian Acero, Alvin Rivera, Jerson Rimano at Jean Caloy Dacuco. Maraming salamat po sa inyo. This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!